So today ay mag-unbox tayo ng box na naglalaman ng kulay blue na centipede. Pero bago yun ililipat natin itong ating giant centipede dito sa mas mataas at medyo mas malaking enclosure na ito. So kapag i-compare nyo mas mataas itong enclosure na ito. You know? Kaya nang sabi ko last time kapag huwag kang mahulog. But wait. At ayun nga, gaya ng sinasabi ko mas mataas itong enclosure na ito, no? Kaya yun, hindi niya basta-basta maabot yung takip yung tip ng enclosure. So, yun, gaya ng sabi ko last time, ang priority ay height kapag centipede ang alagaan nyo. So, ang mahiwagang tanong paano ba natin malilipat tong centipede na to dito sa mas malaking enclosure na ito, no? Na hindi tayo nakakagat, no? Kasi napaka-defensive nito, napaka-aggressive pa. So, yun, pag-isipan natin. So, ang gagawin ko papupuntahin ko siya dito sa catch cup na ito. Tapos, tatakpan natin agad, no? Medyo malaki yata itong catch cup na ito, ha. Ayan natin. Kapag nagwala ito, tatapan ko agad itong enclosure na ito. Okay. Ayan natin. Uy! Nga pang sinasabi ko, Napaka-unpredictable ng galaw nila, Hindi gaya sa mga tarantula na laging forward yung galaw nila, laging pa-abante. Okay, so susubukan ko naman itong catch battle. Baka certain tayo dito, no? Yan siya. Napakalaki. Halika na, Tupac. So, Tupac ang ipapangalan ko sa kanya, no? I-explain ko mamaya kung bakit Tupac. Yan, pasok ka sa loob. Uy, grabe. Ayun, pumasok sa loob. Diyan ka lang. Kailangan natin takpan yung battle, no? Para hindi tayo masugatan. Masaktan. Makagat pala. Kinakabahan ako. Yan. Ganyan manghuli ng centipede, di ba? Effective yung plano natin. Catch battle lang pala katapat niya, Diyan ka lang, Tupac. Stick ng pangalan niya, Tupac. So, dahil nga hindi sila nakakapit sa smooth surfaces, ipapadulas ko na lang siya dito, no? Saan hindi tayo makagat. Yan. Padulas na. Yun. So, yan si Tupac. Tupac the Giant Centipede. So, bakit nga ba Tupac? Kasi, di ba nga, ang origin niya from Peru. Di ba, Peru ang kanyang origin. So, binasa ko yung pangalan niya kay Tupac Amaru. Siya yung leader ng isa sa pinakamalaking Native American Revolution noon sa Peru. So, ayun, napaka-lupit. Tupac Amaru, pero Tupac lang ang kanyang pangalan. One word lang para mas cool. So, i-research nyo lang yung pangalang Tupac Amaru. Doon nakabase yung pangalan niya. Yung rapper na si Tupac Shakur, doon din binasa yung pangalan niya, no, kay Tupac Amaru. So, ayun, mas mataas na yung kanyang enclosure. So, safe na si Tupac, hindi na siya makatakas. Tayo pala yung safe, hindi tayo matatakasan. So, ayun, takpan na natin to at mag-unbox na tayo. Sana buhay pa tong ating blue centipede dito. Dahil biglang bumagsak ang temperature dito sa UK. Biglang ginaw. So, sana may heat pack sa loob. Yun, may heat pack nga. Heat pack niya. Medyo warm pa yung heat pack. Oops, napunit. Kakalat to. Okay. Ito yung ating blue centipede. Yan, kulay blue siya. From Borneo. Parang pasko lang, ah. So medyo nagkamali tayo. So etong box na to ay nagalaman ng tarantula. So next vlog na ito. So nandito sa box na to yung sinasabi kong blue centipede. So yun, unbox na natin to. Take 2, mga chong. And ito may heat pack din. All good. Medyo malaki tong kanyang styro box, ah. At balot din ng ano, ng aluminum foil. Mahilig gumamit ng aluminum foil yung seller, ah. Okay. Okay, so dalawang styro box to, pinagdikit niya ng tape. So sana
Sana yun nasa isang container pa yung blue centipede, no? Hindi dito sa Starbucks na to, baka kasi pagbukas ko eh, makawala siya. So, kailangan pinta natin ng mabuti. Ika nga ni Kosa ng Think Tarantulas TV. Pintahan natin. Okay. Kakatakot. Ba't ba naman kasi ganito yung balot niya? Oops. Ayun. Ayun. Nandito siya. Ayun, no? Yung kanyang legs. Bluish. Ganda. Ito yung enclosure na gagamitin niya. Ito yung enclosure na ginamit ni Tupac. So, hindi ko napapalitan yung substrate. Ganyan na yan. Bali, ayusin ko na lang yung hide niya. Palabasin ko lang kasi naghukay na naghukay si Tupac. Naghanap ng bataguan na itong hide na to pala ay medyo maliit para sa kanya. Tapos yung water dish, nandito lang yung water dish eh. Tinabunan ni Tupac. Ayun, kapako na. Yan. Kanyang water dish. Yan, alinis lang natin ito. Tapos, i-refillan natin ng tubig para may tagay siya pag lapag niya dito. Ooh, mintis. Yan. Okay, so yung centipede eh, nandito mismo sa ilalim ng takip. Kaya dapat eh, dahan-dahan tayo. Yan. Panigurado eh, magwawala ito pagbukas ko. Kaya, yan. Lalapag ko muna dito sa baba. Dito natin siya bubuksan sa baba, no? Yan. Oops, hindi siya nagwala. Mukhang pagod sa biyahe itong ating blue centipede na to. Yan. Saan na yung ating panundot? Si Dudot. Yan, si Dudot ang ating panundot. Wala lang. Labas ka na. Labas na. Yun. Maliit pa siya. Mas malaki si Kindred dito, ah. Yan. Kita nyo, kulay blue. Huwag ka muna mag-borrow at papakita ka muna sa ating mga audience. Nag-borrow na. Ang bilis naman. Ayun o. Yan siya guys, oh. Oh. Ito ang, anong pangalan mo? Ethmostigmus sp. Blue Borneo. So yan guys, yung ating blue centipede. Mahihain siya. Huwag muna magtatago. Ayun o. Nangangagat. Ito ko muna, sorry. Gusto ko lang kasi i-check eh, kung wala siyang kung healthy siya eh. Wala siyang missing legs, ganun, wala siyang damage. So, ayan. Napakaganda, kaso napakabilis. Nagtatago. Mukha naman siyang healthy. Walang walang damage, walang missing legs. At napaka-active niya, no? In good condition siya. Focus natin sa kanya. May mga parang, may mga orange dots sa kanyang tagiliran, no? Ayan. Panalo din, panalo. So, hayaan na natin siya, no? Tabunan na natin siya para makapag-settle siya. Diyan ka muna sa ilalim, no? So, eto na siya. After ng 30 minutes, lumabas na siya para maghanap ng pagkain. Or siguro para maghanap ng paraan kung paano makakatakas mula sa aking pagkakahuli sa kanya. Oh, well. Ganun talaga. At yun! Tatlo na ang ating mga centipede. Meron tayong Kindred. Ito siya. Tapos meron tayong Tupac. Nandiyan lang si Tupac. Napakalaki. Siya yung pinakamalaki sa atin. Sa mga centipede natin. Tapos meron tayong, wala pa siyang pangalan, yung ating SP Borneo Blue. Nagtago siya ulit. So yun, pa-recommend ng pangalan niya. At ayun. Maraming salamat sa panonood. Siguro pwede itong gawing Battle of the Funks, no? Triple centipede, triple kill, Battle of the Funks. Sa pag-isipan natin. So yun, maraming salamat at chill lang tayo lagi dito sa Schizo Pelma TV.